Praise God. Yun, palakpakan po muli natin ang ating Diyos na buhay. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat sa Word of God. Pagkain, spiritual na natin ang ating Tatay Oscar. Tunay na malaking ituro sa atin ang agape love. Yun ang God's love. At ngayon naman po, dadako tayo sa giving po na isa rin. Hindi po kompleto ang pakikinig ng salita ng Diyos kung walang pagbibigay. Pagka sabi nga po, may unang nagbigay, kaya po tayo narito. Alam niyo po ba yun? Si Lord ang unang nagbigay ng kanyang pag-ibig, kaya narito tayo ngayon, binigyan niya tayo ng buhay. At yun, salamat kay Lord sa privilegio na kanyang pinagkakaloob upang magbigay ng offeratory exhortation. Lord, salamat po, Lord, once again, Lord. Kayo po ang manguna, Lord. Kayo po ang maghatid ng mensahe, Panginoon, Lord God, about sa giving, Lord. Unin niyo po ng pagmamahalang puso ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Ituro niyo po sa amin, Lord, kung paano magbigay ng may pagmamahal, Lord. Salamat po sa iyo lamang po ang kapalhan. In Jesus' name, amen. Yun, ang aking pong verse sa giving ay nagbuhat po sa Ephesians chapter 5 verse 1 and 2. Sabi po doon ay basahin po natin sabay-sabay. Dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Pumuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Yun. Kumbaga, dito po naglalarawan yung pinaka-perfect na offering. Si Jesus Christ po yung pinaka-greatest example ng giving. Ano po ang kanyang ibinigay sa giving? Kanya pong buhay. Binigay niya po ang buhay, inialay niya bilang handog sa Diyos upang kayo magkaroon ng kaligtasan. Tayo po ba, ano po ba, pwede natin ibigay din greatest offering para kay Lord? Eh, tanong nyo na po ba yun sa inyong sarili kung ano yung pwede kong ibigay para kay Lord? Alam nyo po ba, ang pinaka great offering natin ay yung pagiging obedient po natin. Yun po ang pwede natin ipagkalaw kay Lord. Kasi hindi natin to kaya, hindi natin to kaya gawin yung ginawa ni Lord. Na yung kanyang, yung ating bugtong na anak, pwede natin ibigay, di ba po, hindi. At mahirap po yun sa atin na mawala yung ating pinakamamahal na anak. Napakasakit po noon, di ba po. At yun, sa pagbibigay po pala, alam lang po natin yung, ano, yung tithes, di ba po, yun yung pinaka-autos ni Lord. Dahil sa pagmamahal ni Lord at sa pagmamahal din natin sa Kanya bilang tugon, kailangan natin maging obedient. At sa pagiging obedient natin, doon ni Lord ibinibigay yung Kanyang blessing. Alam niyo po ba yun na kung tayo ay obedient, tayo ay binibless ni Lord. Like sa ating tunay na buhay, sa kung sino daw yung masunurin sa mga anak, siya yung laging binibigyan ng pabor ng kanyang mga magulang. Di ba po, yung may mga matitigas ang ulo, kayo po ba yung matitigas ang ulo o masunurin? Alam nyo na po yung kayo po mismo nakakalam noon. Pag humiling po kayo sa magulang nyo, alam nyo yung response nila. Pero dito, kay Lord, hindi ba natin masabi, pero si Lord lang nakakalam kung tayo ay talagang sumusunod sa kanyang utos na give your tithes holy. Bring your tithes onto my storehouse so there will be food in my house. Test me on this, says the Lord, if I will not open the heavens, floodgates of heaven, upang ibuo sa atin ni Lord ang kanyang pagpapala na kung saan wala na tayong paglagyan. Sinabi niya doon, di ba mo? Kaya, yun, ibinigay na sa atin ni Lord lahat yung source of income natin sa kanya naggaling. Hindi po sa atin ang buhat yung trabaho natin. Sino po nagbigay niyan?
Hindi yung kumpanya mo, di ba? Sa amin, hindi yung Petromen na nagbigay niyan si Lord. Ibig sabihin, ibinigay na ni Lord yung kakayanan para ibigay mo sa kanya yung bahagi ni Lord. Hindi yan sa iyo, kundi para kay Lord. Kaya yun yung pinaka sikreto doon, yung formula na kung saan tinitingnan ni Lord yung puso natin, kung paano natin ipagkakatiwala kay Lord. Yung finances natin, hindi lang finances na nakasalalay doon sa giving. Nakikita ni Lord yung ating puso na sumusunod tayo sa Kanya, kaya magpapalain na tayo yung finances, health, ano ba yung mga hinihiling mo sa buhay, yung future mo, yung para sa mga anak mo, yung design ng puso mo, ipagkakaloob yan ni Lord, basta faithful lang tayong sumunod sa Kanya. At sabi nga ni Tatay, anumang circumstances ng buhay mo, ay mahal tayo ni Lord. Naniniwala po ba kayo doon? Alam ni Lord, binidesign mo na maging maayos yung finances mo, yung sahod mo, di ba? Ako, alam ko na hindi man kalaki yung sahod namin sa Petrobel, pero ramdam ko na hindi ako pinagkukulang ni Lord. Kasi ako, tinatak na yan sa puso yung giving na unahin si Lord sa aspetong yan. Kasi pag inuna mo si Lord, sigurado hindi niya mababayaan yung source of income mo. Kaya yun ang sikreto. Sabi nga sa giving, ito yung paraan ng kung paano natin purihin ang ating Panginoon. It is a form of worship din yung pagbibigay. Sa pamamagitan ng pagbibigay natin, pinupuri natin ang ating Panginoon dito. Dito rin, nasusubukan yung ating faith. Pangalawa, nasusubukan dito yung faith. Pinagkatiwala mo kay Lord ang lahat sa buhay mo. Sabi nga ni Tatay, doon sa Philippians 4:19, that you will, the Lord will supply all our needs according to His riches in glory. Panghawakan natin yon. That's a faith na hindi tayo pagkukulangin ni Lord. Ano bang aspeto ng ating buhay? Sigurado, our great God is our great provider, sabi nga. At pangatlo, sa pamamagitan ng ating giving, dito natin napapakita yung pagmamahal natin kay Lord. Dahil mahal natin si Lord, inuobey natin yung kanyang utos sa pagbibigay. Na kung saan, hindi pa man ito nawanawa ng iba, na ito talaga yung pinasikreto, patuloy natin ipag-pray at yung Holy Spirit ang nag-reveal sa atin na ipagkatiwala itong bagay na ito kay Lord, yung sa giving niya. At yun, para hindi maputol ang pagmamahal ni Lord sa iyo, ipagpatuloy mo at itatak sa puso mo ang gawain ito. Maging obedient tayo kay Lord. Tayo na po magbigay sa ating Panginoon. Praise God. Ito, nakaready na yung aking pagbigay kay Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord, once again, Lord, salamat, Lord, sa iyong presensya, Panginoon, Lord God, to your Holy Spirit, to your Son, Jesus Christ, Panginoon, Lord God, na iyong i-demonstrate sa amin, Lord God, ang iyong nakilang pagmamahal, Lord, kami man ay makasalanan, Lord. Salamat, Lord, at no one can separate your love from us, Panginoon, Lord God. And Lord, salamat Lord sa patuloy na biyaya, Lord, na iyong pinagkakaloob sa aming buhay, Lord, sa aming source of income, Panginoon, Lord God, sa aming
at Panginoon Lord God sa aming mga mahal sa buhay, Lord, sa aming mga kaibigan, Lord, sa TCM, Panginoon Lord God. I pray, Panginoon Lord God, that you will bless TCM, Panginoon Lord God. At salamat, Lord, sa mga kapatiran na nagbigay, Panginoon Lord God, at sa mga hindi pa nga nagbigay, Panginoon Lord God. Lord, kayo po ang magturo, ang maglagay sa aming puso, Panginoon Lord God, that we will be obedient, Panginoon Lord God, to your command, Panginoon Lord God. At sabi nyo nga po, Panginoon Lord God, na iyong mahal, Panginoon Lord God, who is the cheerful and generous giver, Panginoon Lord God. Kaya Lord, patuloy nyo ituro ito sa amin, Lord God, kung sa Panginoon Lord God. Ito, Panginoon Lord God, sinusupli mo sa amin, Panginoon Lord God, ang pagpapala sa buhay ng bawat isa, Panginoon Lord God. Lord, salamat, Panginoon Lord God, sa gawain ito, Panginoon Lord God. I pray, Panginoon Lord God, that you will bless every source of income, Panginoon Lord God, ng bawat isa, ang aming mga kumpanya, pinapasukan, Lord. I-bless niyo po ito, Panginoon Lord God, upang matuloy na maging pagpapala sa buhay ng bawat isa, patungo sa aming pamilya, Lord, at patuloy kami magkaloob sa inyo, Panginoon Lord God, at hindi po kami mawala sa iyong presensya, Panginoon Lord God. Sa iyo lamang po ito aming tinatas, Lord, ang halagang ito, kayo po ang mag-ingat ito, Panginoon Lord God, upang sa kalawakan, Panginoon Lord God, magpapalago ng iyong kaharian dito sa lupa, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon Lord God. We pray blessing upon blessing in your name. Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord.